Magandang araw at magandang buhay dyan mga ka-Herbs. So this is Archer and welcome back to my YouTube channel. So nandito na naman tayo ngayon sa Taurus Bike Shop. Ayan, magpa-bike check tayo rito ng mga ka-Herb ng napakasulit na 29 mountain bike. Ayan, so sa mga naghahanap ng mountain bike dyan na abot kaya, hindi mabigat sa bulsa pero hindi tinapid sa piyesa, tamang-tama sa inyo to ang Tosic Brandon 6.0. Ayan. So bago nga pala simula ng biking mga car, magpapakilala muna ako para sa mga bago sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Archery. Gumagawa ako ng bike check videos, bike repair tips, unboxing. At ngayon, nahuhumaling tayo sa pag-aalaga ng isda. At baka sa mga susunod na araw, tayo ay gumawa ng video ng pag-iisda dyan. So ano pang hinihintay natin mga car? Excited na akong i-bike check itong Tosic Brandon 6.0. So ayan mga carp, ano pa hinihintay natin? Simulan natin ang bike check nitong Tosic Brandon. Siyempre, unang-una, ang kanyang timbang. So tumitimbang ito mga carp ng 14.6 kilogram. Para sa akin mga carp, magaang ang 14.6 para sa 29er na mountain bike. So ina-expect ko mga carp, this is 15 kilogram pataas. Kasi 29er to. At the same time, baka lang ating suspension fork. Darating tayo dyan. Pero yon, after ng ating timbang, dito tayo sa kanyang frame. Siyempre, ang signature ng Tosic Brandon, ang kanyang bukol. Ayan, bumubukol dito. So, ito ang gandang lagyan to ng frame bag, mga carp. Kasi medyo pantay siya. Kasi yung iba pagpabagsak, bumabagsak din yung frame bag. Kagaya ng aking frame, so tinanggal ko. Pero ito, mukhang maganda to lagyan ng frame bag. Ayan. So, ang laki talaga ng buko niya rito. Medyo pataas to. Halos kapantay na siya rito. Then, pababa. Ayan, ang ganda. Hindi siya smooth welding, mga carp. Pero hindi naman big deal ang smooth welding para sa akin. So, ang ganda naman ng pagkakahinang niya. Nakapila siya. Ayan, no? At the same time, magkasama si top tube at si down tube. Ay ano, medyo mahabang relasyon ni top tube sa kani down tube. Internal cabling tayo mga carp, isa rito. Tingnan natin sa kabila. Wala. Ayan. Palagay ko single lang to. Ayan. O single lang nga mga carp. Habang buhay itong single. Ayan o. So ayaw niya makahanap ng kanyang kapares. Lapit pa naman ng Valentine's ka no. Ayan, hindi ba pwede to sa February 14 mga carp na single lang siya. Para sa mga may kasama sa February 14 dyan, shoutout sa inyo. Sa mga wala, may araw pa para makapaghanap kayo. At syempre dito sa down tube, may Tosic Brandon dito na water decals. Ayan, kita-kita. Tapos, ayan, kasi syempre, ang kulay niya mga ka-herb is matte blue na parang metallic. Pansinin masyado ang decals niya mga ka-herb kasi light tapos dark. Pagdating dito sa top tube mga carp, Brandon 6.0, water decals pa rin yan. And then sa taas, may Tosic 29er innovative design. At syempre, hindi mo mawala ang logo ng Tosic. Hindi ko malaman mga carp kung ano ba talaga to. H ba to or I, etc. Ayan. Syempre, aluminum to, made from 6061. Aluminum alloy. Dito dumaan ang isang kable. Isa lang ang internal cabling niya mga carp ha. Yan, ang ganda oh. At syempre, meron ditong black, matte black. So, two-tone. Tama ba tayo ang tawag natin sa ganun? Two-tone ang kulay ng ating frame. C-tube niya mga carp, sinukat ko. Size 17 inches. That is medium. Ayan, 29er ang ating frame. Oh, hindi siya smooth welding talaga mga carp. Pero sa akin, hindi na building yun. Hindi na big deal yun. Hindi naman nakakadagdag bilis pag smooth welding eh. Pampaganda lang naman yun, di ba? Ah, syempre dito sa ating seat stay, pabilog ang ating seat stay na may bridge. So dito pwede mo lagyan ng tapalodo o kaya pwede rin yung rock. Ayan, rock ka ba baby, yo, oh, di ba? At dito meron tayo ditong nakatago na nakalimutan ko na tawag dito, drop out. Yan, napapalitan niya kanyang drop out na car po. Tapos bukang-buka yung seat stay dito saka chain stay kasi nasa loob ng frame yung kanyang caliper. Ayan. Kadalasan ganun. Pag malaki yung buka dito, nasa loob yung caliper. Pag medyo dikit yan, nasa labas yung caliper. At dito sa ating chain stay, hindi siya masyadong malapad mga carp. Ayan. Hindi siya masyadong malapad. Na may Tosic water decals pa rin ito. At syempre may
bridge. Yung kable ng RD, nakalitaw ang wire. Ayan. May mga frame kasi tayo nakikita na naka-clamp lang tong ano, yung kable, yung housing, hindi nakikita yung wire. So, ayun ang ating frame, mga carp. Ganda, promise. Ayan. At dito tayo sa head tube. Nakikita naman natin, mga carp, tapered na may logo ng Tosic. Ayan. Hindi ko malaman. Ayan. Talaga kung H ba to ay. Pero tapered yan. Ang sukat niyan ay 120 mm ang haba. Ayan. Okay. Dito tayo ngayon sa kanyang suspension fork. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga carp, na nagagaanan ako dito sa mountain bike na to, 14.6 kg. Kasi, baka lang ating suspension fork. Ayan. Baka lang arc, baka lang crown, baka lang lower, baka lang stanchion. Ang stanchion niya is 115 mm ang haba. Na may manual lockout. Ayan, close open. Siyempre, sa kabila ay may preload. Ayan. Diba? Tingnan natin ang steerer tube niya. Ang steerer tube niya, mga ka-erp, ay straight. So, ginamitan ito ng adapter para maikabit dito sa tapered na head tube. So, pwede naman yung mga ka-erp eh. Pero kung straight ang head tube mo, tapered ang fork mo, hindi ka pa pwede. Eh, hindi papasok. Masyadong masikip. Paluwagan mo muna yun. Sabi lang ano, ano. Ayan. At ito ang rubber ng indicator ng sag mo. Ayan. So, again, mga ka-erp, para sa akin, 40%, 30 to 40% ang travel ng suspension fork para sa akin, good yun. Pag lumagpas ng 50, para sa akin, hindi na masyado ano yun. Para medyo delikado na yun. Pag napalakas ka, baka tumama pa dito. Ayan, o. Para lang naman sa akin yun. Siyempre, at dito meron tayong sticker ng Tosic. Ayan, o. So, pwede mong tanggalin yan, pero huwag mo nang tanggalin. Ang ganda kayang tingnan. Diba? At siyempre, dito tayo sa hubs. Ito, pinapakilala ko sa inyo, si Solon. Si Solon, husak. Ayan, o. O, alloy yan, mga ka-erp. At sa palagay ko, sealed bearing to. Kasi aluminum yung cup dito, mga ka-erp. Ito. Ayan, palagay ko, sealed bearing to. Sa mga nakaganitong mountain bike, pa-comment naman sa baba, mga ka-erp, kung nabaklas nyo na to. Hirap kasing silipin. Ayan, so, Solon lang ang nakatatak. Yan, at bilangin natin ang tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes ang ating hubs na alloy. Baka lang ating spokes. At double wall alloy na rims. Ito yung matagal ko nang gustong testingin. Sabi nila, mga kerp, nakikimarites tayo. Reflectorized daw to. Ayan. Medyo pa-triangle lang shape ng ating rims. At ang ating gulong ay gum wall. Yata ito. Nalilito tayo sa gum wall at skin wall na ang size ay 29 by 2.10, na ang tatak ay chow yang, chang ching chong chow yang. At ang hubs, nubs niya, ang nubs niya dikit-dikit na maliit. Ayan, makikita niyo, mga carpo. So good na good to sa asfalto, saka sa kalsada. Ayan. So, pero kung magpuputik ka, maputik, malamang hindi mahihirapan ka rito. At sa likod, ganun pa rin, 29 by 2.10 na gulong. Double wall alloy na rims. Nakalimutan na natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Na half Solon Husakian alloy. Ayan, pa-comment again, mga ka-erp, kung sealed bearing ba ang ganitong halves. Ayan. So ito, mga ka-erp, dito tayo. Magugulat kay rito. Bilangin natin, ha? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walong, siyam, sapu, labi, sa labi, dalawa, labing, tatlo. So, ito na yung pinakamaraming speed na nakita ko na budget mountain bike. 13 speed. Kita nyo naman. Oh, di ba? Pag nagkulang ka pa dito, ewan ko na lang. Sunshine SJ ang tatak ng ating cogs. 11, 250 yan. Ito yung may kulay red sa likod na parang starfish. Ayan o, 11 to 50. Napaka-smooth siguro ng shifting. Ay, ng ano na to, yung bigat pag nag-shift. Yun lang naman yung mga kerp eh. Hindi ka mabibigla sa sobrang bigat pag nag-shift ka or sa sobrang gaang. Yun lang yung ano ng mas maraming speed. Tapos, syempre, ang ating RD,
ay Senza ARX. Ang ganda nito mga kerp, promise. Solid ang pag-aagawa. Ang kinis oh. Yan. Ang ganda. ARX Senza. Plastic ang pulley. Plastic din sa kabila. So pareha siya na standard size. Hindi yan standard electric pa na. I-standard size tayo. At ang ating kadena ay DYC D12. So kung mga kayo pansin nyo, D12 ang nakalagay dito mga ka-ERP. Ang 12 ay pwede rin yata sa 13. Ayan, pa-confirm naman ako mga ka-ERP. Tapos, ayun, naka-ano na siya. Missing link, yun, di ba? Missing link ba? Ito, dalawa. Dito tayo sa karanyang crankset. Tosic Hollow Tech. Ayan. May tasbo rito. So may pasukan. Walang labasan yan. Labas, pasok. Dito pasok. Dito may lock dito sa kabila yan eh. Ayan. Alloy 170mm. At ang ating chain ring, removable chain ring, BCD 104 34 teeth, made from aluminum alloy 6061T6. Ayan, nakalagay na nga mga ka-ERP. Oh, di ba? So ang ganda ng ating crank oh. Oh, di ba? Ang ganda, promise. Ah, syempre dito tayo sa ating clamp. Alloy din ang ating clamp. Alloy ang ating seat post, 27.2, 350 mm ang haba. So akala niyo maiksi lang 'yan na meron pa dito 'yan nakatago. Yan parang iceberg lang ano. Naka-setback siya 1 volt. Ayan. At ang ating pedal ay Tick Plus. Oo, Tick Plus nga mga. Hard plastic to mga ka-ERP at ball bearing type. Meron tayong maintenance tips para sa mga naka-ball bearing type na pedal. Ayan. Matibay din naman yan. Alagaan lang. O, di ba? Dito tayo sa upuan. Ang upuan niya ay malambot. Mahaba ang hiwa niya. So, dami na sa experience. Ayan. Singawan to ng otot mo. At dalo yan na naihi mo. So, medyo petit yung ating upuan. Tamang-tama to sa maliliit ang puwet. Ayan. Ayan. Tapos may bukol. Yung bukol niya dito pababa, mga karp. Pababa. Tapos ito, may bukol pataas naman to. Ayan, oh. Maiksi lang talaga siya, promise. O, kita niyo isang dangkal ko lang, oh. O, isang dangkal lang. Ayan. At dito tayo sa stem. Siyempre, ang stem niya is 85 mm. Made of alloy. Tosic. Negative yan. Ito yung tinatawag ko, mga karp, na kamao stem. So, hindi mo siya pwedeng baligtarin rin. Kasi mukha nga siyang kamao. Ah, ganyan. Pag binaligtad mo yan, nakaganyan na yan. Di ba sa ang pangit tingnan? Yan. Tapos, spacer niya, 10 mm dalawa. At merong isang maliit doon. Hindi ko alam kung 2.5 yata ito. So, marami kang option kung gaano mo kataas yung iyong stem. Yan. At ang ating handlebar, 720 mm. Kasama to mga curve. Sinama ko sa sukat to. Pero yung handlebar lang siguro mga 700 lang to. Made of bakal yan. Tosic. May tatak na tosic. O, di ba? 14.6. May bakal ka na handlebar. So, pag pinalitan mo to ng alloy, pinalitan mo to ng alloy, baka bumaba pa yan. Di ba? At ang ating grip ay goma. Yan ang lambot. Double lock. Ito ang tawag ko sa kanya, double lock. Meron isa sa loob, meron isa sa labas. So, andali mo ng baklasin yan. Luwagan mo lang yung mahatak. Hindi kagaya ng ibang grip, kumakapit yon sa handle bar. Ayan. So, naka-single speed lang siya, mga carp. Walang kasama yung caliper dito. Huwag maghanap ng iba. Kayo ano, pag naganap ka, kasi baka iiwan ka eh. Meron ka na, tapos naganap ka pa. Iiwan ka talaga nun. O, di ba? Ito yung na-adjust ang lever. So, pihiti mo lang to. Lalapit yan sa grip. Ayan. At dito tayo sa kanyang shifter. Yung shifter niya, mga carp, hindi siya advisable sa mga ngayon lang hahawak ng mountain bike kasi wala siyang indicator dito. Hindi mo alam kung anong speed ka na, so papakiramdaman mo talaga siya. Senza Unity ARX. Ayan mga karp, nakalagay dito to ARX. Tingnan natin kung push-pull. Push-pull. Ayun. Yun ang maganda mga karp. Ah, ito pwedeng push and pull. Double purpose to mga karp. Ayan. So ang ganda nito. Mahirap kasi yung puro push lang. Pag puro push lang, itutulak mo pa dun. Hindi kagaya nito. Oh, yun oh. Oh, di ba? So, ang ganda. Panalo dito, mga curb. At dito sa caliper. Ang caliper niya dito sa harap, syempre, baka lang ating lower. Kaya IS mount ang ating caliper dito sa harap. Ito yung caliper, mga curb, na pwede mong tanggalin ang brake pad na hindi na tinatanggal yung caliper. So, tanggalin mo lang itong
pin na to. Ayan, so kahit linggo-linggo ka maglinis ng brake pad, walang problema. Hindi magbabago, napakadali. Tanggalin mo lang to. At syempre, 160mm na rotor. Yung pangkaraniwang nakikita natin na rotor sa mga built bikes. At syempre, dito tayo sa kabila. Ganun pa rin. Dito naman sa likod mga curb, naka-post mount ang ating caliper na Seemers. Ayan. Nakakalimutan natin banggitin ang ating hydraulic brake. Seemers yan mga curb. 160mm na rotor. Ang ganda. Napakalinis tingnan ng ating frame mga curb. Tingnan nyo naman, oh. Oh, di ba? Ito yung kabilang side ng ating crankset. Ayan, ito yung BB niya. Buti pa ang bike may BB. Ayan, oh. Sana all may BB sa February 14. Ayan, syempre may lalagyan na ng battle cage. Ayan, so isa lang siya. So, sulit pa natin mga curb. Mukhang wala na ako nakakalimutan. Panalo to mga curb. 13 speed. So yan mga curb, ang ating bike check ng Tosic Brandon 6.0. So medyo mataas-taas na yung version, baka mas susunod may 7.0 na yan. You know? So nagkakahalaga nga pala to guys ng 13,500 pesos para sa 27.5. At take note mga curb, ang 29 niya ay same price. So walang pinagkaiba sa price kahit 27.5 at 29. Siyempre dito yan sa Taurus Bike Shop. Ayan, tumatanggap sila rito ng cash and home credit. Nakikita nyo naman na yung kulay pula para sa mga gustong kumuha ng hulugan na mountain bike. So ilalagay ko na lang sa description mga curb ang kanilang Facebook link, contact number at Google Map. Ayan, so hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood mga curb. Huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. Road to 10,000 na tayo. Maraming salamat sa mga sumusuporta at maraming salamat sa mga pipindot ng subscribe button dyan. So hanggang dito lang mga ka-erp. Maraming salamat. Kita-kita sa susunod na video. Paalam. Bye-bye.